Ayan, magluluto po tayo ng balbakwa. Yun po bang balat ng baka? Siyempre po, hihiwain po muna natin para lumiit siya. Bali, hindi ko na po pinakita yung paglaga nito. Kasi hahaba pa po kasi ang video, kaya hindi ko na po binidyo. Ang ano lang po yung sa paghihiwa. Yan, kung mapapansin nyo po, panay ang hiwa natin para lumiit po siya. Para pagkagat po natin, tamang-tama lang. Ayan, pagkatapos po natin maghiwa, yung bawang naman po, kailangan dikdikin po muna natin. Pagkatapos po natin madikdik yung bawang, balatan po natin at siyempre po, hihiwa-hiwain pa rin natin. At isusunod naman po natin yung sibuyas. Kailangan po balatan muna natin yung sibuyas. At pagkatapos po nating mabalatan, hihiwain rin po natin. Kung inyo pong napapansin, pagkatapos po nating hiwain, hiniwa pa po natin ng isa pa. Hinati pa po natin. At pagkatapos po nun, yung luya naman po ang ating babalatan. Hugasan po muna natin, hinugasan po natin yung luya bago po natin binalatan. Kaya lang hindi ko na po pinakita yung paghugas ng luya. At pagkatapos po nating balatan, ihiwain na rin po natin. Ito po yung mga gagamitin natin na sangkap sa ating gagawing pagluluto ng balbakwa. Yun pong balat ba ng baka? Yan, hiwain po natin ng maliliit na pahaba. Para pag niluto po natin, kumatas po siya. Ingat lang po sa paghawak ng kutsilyo. Pagkatapos po nating hiwain ng pahaba, hiwain pa rin po natin para maging cubes po yun. Hiwain lang po natin ng sa maninipis. At siyempre po, ang usod po nating hiwain yung sealing green. Ayan. Hugasan po muna natin yung sealing green bago hiwain. Lahat po nung paghugas, hindi ko na po ipinakita. Ang susunod po, yung sibuyas ng dahon. Yun naman po ang ating hihiwain. Kasi mas masarap po kung mayroong sibuyas ng dahon yung ating lulutuin na balbakwa. Yung pong mang balat ng baka. Ayan, tapos na po. Nakita nyo po yung ating mga ingredients na ating gagamitin sa ating gagawing pagluluto ng balbakwa. Tamang-tama po, dahil maulan po ngayon, kaya lagyan po natin ng sabaw. Kailangan po natin ng sabaw ngayon. At syempre po, gigisahin na po natin. Ang gagamitin po natin sa ating gagawing paggisa ay yung kaldero. Yun. Para mayroon pong sabaw, madami pong sabaw. Siyempre kailangan po muna nating apatuyuin yung ano, yung kaldero, tapos lagyan po natin ng mantika at unahin po natin yung luya. Yung luya po muna ang unahin natin na igisa. Yan, ang bango.
Ang bango po ng luya pag ginigisa. Hayaan po muna natin na medyo maluto yung luya o kaya kumatas. Ayan, makikita nyo po, kumukulo po yung luya. Yung mantika kumukulo na mayroong luya. At pagkatapos po niyan, ilalagay po natin yung bawang. Yung bawang naman po ang isusunod natin pagkatapos po ng luya. Ayan lang po muna natin ang ilang minuto para maluto po yung bawang. Ang sunod na po natin, ilalagay yung sibuyas. Sibuyas naman po na ang susunod natin na ilalagay. Halo-halo lang po para maluto. At para maparehas. Pagkatapos po ng sibuyas, yun naman pong balat ng baka. Yun naman po ang ating ilalagay. Bali, igigisa po natin yung balat ng baka doon po sa mga ingredients na ginisa po natin sa una. Wow! Tapos lagyan po natin ng konting asin muna. Konting asin lang po ang ating ilalagay dahil baka po umalat. Ayan, may napasama po ng dahon ng sibuyas. Sunod po natin ilalagay yung beef cubes. Beef cubes po ang ating ilalagay para masipsip po nung balat ng baka yung beef cubes, yung katas po ng beef cubes. Ayan, pagkatapos po natin igisa, yung nilagaan po natin ang balat ng baka, lalagyan po natin ng aswiti. Kaya kung nyo pong makikita, dinudurog po natin yung aswiti sa nilagaan ng baka bago po natin ilalagay sa ating ginisa na balat ng baka para magkaroon po ng kulay. Ayan, kung mapapansin nyo po, iba na po yung kulay. Nagkulay dilaw na po. Orange pala, orange. Yellow orange na po yung kulay nung balat ng baka. Tapos, ilalagdagan na po natin ng sabaw. Yung pong ating pinaglagaan para hindi po masayang at yung katas nung balat ng baka, yun din po ang ilalagay natin na sabaw. At pag kulang po ang sabaw na ating ilalagay, kailangan lagyan po natin ng tubig. Depende po sa inyo kung ilan pong baso ang ilalagay ninyo na tubig.
para dumami po yung sabaw. Kasi sa panahon po ngayon, katulad po ngayon na may bagyo po, yung bagyong paing, kailangan po natin ng sabaw. Kaya ang inilagay ko po, 2 basong tubig. At pagkatapos po natin lagay ng 2 basong tubig, ilalagay na rin po natin yung tanlad para maging mabango at mawala po yung ano ng baka. At siyempre po, pagkatapos po natin ilagay yon, tatakpan po natin, hintay po natin kumulo ng 15 minutes. Pag kumulo na po, ilalagay na rin po natin ng magic sarap o yung tinatawag na seasoning. Kasi pampadagdag lasa pa rin po yan. Masarap po kasi pag mayroong seasoning ang ating niluluto. Pagkatapos po natin ilagay yung seasoning, pag okay na po, ilalagay na rin po natin yung green chili. Para medyo may anghang. Tamang-tama po yan sa malamig na panahon. Kagaya ngayon. Ayan, titikman po muna natin kung okay na ang timpla. Kung okay na po yung lasa. Dahil kulang po, matabang, kailangan pa rin po natin dagdagan ng konti pang asin. Pero kung mayroon po kayong patis, pwede nyo rin pong lagay ng patis. Mas masarap po pag patis ang inilalagay, ang gagawin natin panimpla. Ayan, luto na po, natimpla na natin, kaya ihahain na po natin. Ready to serve na nga po ang ating nilutong balbakwa na balat ng baka. Wow! Ayan, pagkatapos po, ilagay na po natin sa ibabaw yung sibuyas ng dahon, parang pinaka-toppings po niya. At siyempre po, lalagyan po natin ng kalamansi para mas lalong sumarap yung ating niluto na balbakwa o yung balat ng baka. Ang paglagay po ng kalamansi, depende po sa inyong pong panlasa. Kung gusto niyo po ng medyo maasim, damihan po yung kalamansi. Pero kung katamtaman lang po, konti lang po ang kalamansi. Depende po sa inyo kung ano pang gusto nyo. Ayan na nga po. Tapos na po yung ating nilutong balbakwa. Yun pong balat ng baka. Ayan na po yung naging resulta ng ating niluto na balbakwa.